hindi ko ini-encourage na magkaroon kayo ng sugar daddy because it's not easy as you think. Ang naranasan ko, minsan nagiging demanding na yung sugar daddy. And nalaman niya kasi na nagkaroon ako ng boyfriend. And nakita niya kami na parang nag-kiss ganun. So, yan, nag-record na naman ako na hindi naka-record, naka-play yung... But anyway, hi everyone, it's me, Sharnami, and welcome back to my channel or sa aking vlog. And for today's video, we're gonna talk about sugar daddy or sugar baby. So, I'm here in the hotel and kakatapos ko lang ng interview podcast with Tri Patrol and it went well. Sobrang saya na may interview ulit ng Tri Patrol since ako lang daw yung kauna-unahang Pinay na nagkaroon ng apat na scene sa kanila and I'm so happy and sana susunod, BBC naman, char. Pero, ayun na nga, huwag niyo kakalimutan palang i-follow sila sa YouTube account nila, yung Tri Patrol, eto yan. So, andun yung podcast ng maraming mga Pinay na na-feature ng Tri Patrol. Anyway, for today's video, we're gonna talk about sugar daddy or sugar babies or yung mga sugaring something na related sa dating app. Kasi diba, na-discuss ko sa inyo before yung dating app and some of them nakakahanap ng sugar daddy. And hindi namamalayan ito ng mga nakakausap nila na nakakahanap na nagiging sugar daddy na pala sila dahil nga doon sa love scam, kung tawagin. Hindi ito yung love scam na yung mga pogo ha. Ito talaga is real life sugar daddy story. Kasi naranasan ko na rin yan before na magkaroon ako ng sugar daddy. Ang sugar daddy kasi, ano nangyayari dyan is they give money, they give like material things sa kanilang sugar baby. And kapalit niyan is parang companionship or yung isa, yung pupunta kayo sa hotel, ganon. So, ganon siya. It depends on your agreement. Minsan kasi, mayroong mga sugar baby na direct to the point na may mga agreement, mga ganon na weekly, monthly, ganyan, nabibigyan sila ni sugar daddy. Alam nyo ba na wala namang nagturo sa akin magkaroon ng sugar daddy? Wala nang nagturo sa akin. Parang kusa lang talaga siya simula nung teenager ako. Dahil nga, doon ko nalaman na mabilis palang mauto yung mga lalaki kapag gusto ka nila. So, ang nangyari kasi nung high school ako, eto ha, disclaimer lang, hindi ako mapatol noon nung minor ako na makipag... So, yun yung disclaimer ko. So, ang ginawa ko, meron isang lalaki na gustong-gusto ako. Tapos, kapitbahay kasi siya ng lola ko. And, nung una, ayaw-ayaw ko talaga siyang kausapin. Pero, dahil nga, parang ang kulit niya. Tapos, nagsisimula na siyang magbigay ng mga regalo. Parang natuwa ako. Sabi ko, hala, sige na nga, kikitain ko siya. Pero, parang kasama ko yung mga kaklase ko. Ganyan, kakain lang kami. Fast food, ganyan. Doon ko nalaman na mabilis pala siyang mauto kasi lagi ako nanghihingi sa kanya ng pambaon, pang-project, or kung ano-ano mang mga kaartihan sa buhay. Katulad nung naalala ko nung summer na yun, yung mga usong pangkulay ng buhok, yung tigbe-20. Binili niya yun. Binilan niya ako ng dalawa, tas bumili rin siya para sa kanya. Naalala ko siya. So, doon nagsimula yung pagkakaroon ko ng sugar daddy. So, ganun yung nangyari sa akin. Pangalawa, nung inano ko na siya, na-let go ko na kasi parang naanuhan ako na kapitbahay ng lola ko tapos maliliit pa yung mga anak niya. So, parang na-consent siya ako ng very, very light. So, next na story naman is, matanda na talaga. Parang 70 plus, 60 plus. Hindi, parang 60 plus kasi naalala ko kasi nagpunta kami ng grocery store. Gamit niya yung senior citizen na card, yung parang passbook, kung ano lang yung pwedeng mabili ng mga, madiscountan ng mga senior citizen. So, ang ginagawa namin dalawa, nagde-date lang kami. Sinasamahan ko lang siya sa mga trip niyang gawin, like manood ng sine, mag-grocery, ganyan, tapos magkape, tapos nagpapalibra ako sa kanya. Pero ako pa yung klase ng sugar baby na hindi makapal yung muka. Kasi mahiyain ako. So, ganun yung nangyayari. Hindi siya, wala siyang intimate
intimate relationship, ganyan. So, kumakain lang kami sa restaurant, libre niya ako, kakausap about sa life. Siya naman kasi nagsishare siya ng mga experiences niya, and hindi naman laging ano, parang landian, kasi nagsishare siya ng mga experiences niya sa buhay, na about sa work niya, yung stress niya sa life, sinishare niya sa akin. And doon ako natutong makipag-usap sa mas matanda sa akin talaga, sa kanya talaga. And nung tinigilan ko na, nagkaroon kasi ako ng boyfriend, and nalaman niya kasi na nagkaroon ako ng boyfriend, and nakita niya kami na parang nag-kiss, ganun. So, naalala ko pa nga nung time na yon, na pinapunta ko pa siya sa club, kasi dati ang trabaho ko talaga is club promoter ako. Hindi yung mga babaeng sa club, ah. Yung club promoter niya nag-i-invite ng mga gigimik sa mga party-party club, gano'n. So, hindi yung mga babaihan, hindi po ako gano'n dati. So, naalala ko, talagang siya sa akin, support siya sa akin sa kung ginagawa ko dati. And at the same time, nasuportahan din niya ako sa pag-aaral. So, for sure naman, kung hindi kayo aware sa mga ganitong story, marami ng ganitong mga babae na nangyari. And the worst case scenario is they're agreeing sa pakikipagtalik when exchange of money, ganun. So, yun yung doon. Kung titignan ng mga malilinis yung utak ng mga Filipino, it's a bad thing. It's a worst case. And bakit? Sasabihin na naman ng mga Filipino dyan, marami namang trabaho, ganyan, bakit di ka na magtrabaho? Pero ito kasi diskarte ko na to, and hindi naman ako nagpapahamak ng ibang tao. And kapag alam kong hindi na okay, talagang lumalayo na talaga ako. And sinasabi ko rin sa kanila na tama na, ganun. So, ang sugar daddy, ang sugar baby, it depends on your agreement. And merong mga tao talaga na talagang to the highest level ang panloloko nila, na hindi nila sinasabi na may agreement, ganyan. To the highest level na hanggang pati yung million-million na yung nakukuha, ganyan. Love scam na kung tawagin sa panahon ngayon. And dahil sa mga dati, mga ganyan sugar daddy, na-discover yan ng mga tao na madali lang palang manguto at madali lang manghingi ng pera basta gusto ka ng tao. Kaya nga, diba, yung sa Raffy Tulfo in action, 'di ba? Model siya, 'di ba? Tapos yung may na utu silang parang 600,000 sa isang American, and ayun yung doon, mali din ate, kasi 'di ba? Dapat hindi ka na magtrabaho sa Pogo, kasi sayang 600,000 te, ang kinita mo lang parang sa loob ng ilang buwan ng pagtatrabaho mo is 100,000. Kung sino man yung mga nakapanood ng Raffy Tulfo in action doon sa Pogo Love Scam, ayun, sayang lang. Nanghihinayang ako sa mga tao na to na dapat independent na lang nila ginawa, di ba? Di sana sila na lang yan, diba? Pero, ayun na nga, sasabihin na naman ng mga malilinis sa tao dyan, may karma ang lahat, pero kanya-kanya lang po tayong diskarte. As long as hindi kami pumapatay ng tao, katulad na nga lang din ang issue nila sa pagiging adult content creator ko at ng ibang mga tao, ganun. So, ayun, yun lang. Sa mga, hindi ko ini-encourage na magkaroon kayo ng sugar daddy, because it's not easy as you think, kasi ang naranasan ko, minsan nagiging demanding na yung sugar daddy. Hindi na siya pasok dun sa time ko. Tapos kapag wala akong time sa kanya, magagalit siya. Magiging stressful kung hindi mo kayang i-handle. Tapos, baka dumating yung point na singilin ka niya. So, at sa kakukuha ng pera, di ba? Yung parang ganun. So, kaya suki ako dati na si Buada Lubelier, tsaka ng Western Union. Naalala ko, wala pang GCash doon, hindi pa ako marunong magbanko noon. So, suki ako dati ng Palawan Express, ganyan. So, ayun lang. Share ko lang naman sa quick story lang naman yun. So, ayun lang. Share ko lang sa inyo. And na-miss ko mag-vlog and mag-share sa inyo ng story. Kasi nga, nagpapagaling ako ng nose, naman. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat ng nunood dito sa channel ko na to, sa page ko na to. And maraming salamat sa lahat ng followers ko. And patuloy nyo pa rin ako sinusuportahan in and out sa Yellow Black Site. Ayan. And makita ka rin tayo sa susunod na vlog ko. And pati na rin sana sa personal. So, yun lang. Bye-bye!